Good morning, guys. So, basahin lang natin at sagutin natin itong tanong ni Miss Mayan sa YouTube. Hello po, sir. Nag-search po ako tungkol sa caregiver kasi po nag-enroll ako. Ang course ko po ay caregiver at ngayong Friday na ang starting ng training. So, kung ngayong Friday, ngayong ano yan, July 21, ang ibig sabihin niya. Ang tanong ko po, makapasa kaya ako kasi elementary lang po ang natapos ko at hindi ako marunong mag-English. Ano po ba ang mga isasagot pag-exam, sir? Sana po masagot mo ang tanong ko para po hindi ako kabahan at lumakas ang loob ko na ipagpatuloy ko na kasi nakapag-DP na po ako. Interesado po talaga ako matuto mag-caregiver. Sana po masagot mo, sir. Salamat po. So, magandang araw sa iyo, Miss Mayan. So, ang start ng ano mo is ngayong July 21, Friday. So, para sa akin, since nakapag-DP ka na, ipagpatuloy mo na yan. So, the mere fact na tinanggap ng institution mo, yung down payment mo, ibig sabihin, qualified ka maging caregiver. So, ang tanong mo is makapasa kaya ako kasi elementary lang po ang natapos ko at hindi ako marunong mag-English. I'm sure naman nakakaintindi ka mag-English. Hindi mo lang alam siguro paano siya i-deliver masyado. So, manood ka lang naman ng mga English movie araw-araw, pasasaan pat gagaling ka. Tapos, about doon sa ano mo, kasi elementary ang natapos mo, ako kasi graduate ako ng 4-year course, so nag-aral din ako ng pag-welding before. So, after 5 years na-expired, hindi ko na siya pinagpatuloy kasi yung pag-welding hindi siya para sa akin talaga. So, nung time na nag-aral ako, so marami akong kasabayan na ano, mga bachelor's degree. May nursing, may mga teacher, meron ding iba-iba eh. Basta iba-ibang course. Tapos meron ding vocational na mga graduate. Pero meron din naman ako naging classmate na ano siya, high school graduate. Mga ano din naman lahat. Halos lahat naman kami nakapasa sa ano, sa Tesda. At nakakuha kami lahat ng NCII. So, it doesn't matter kung elementary graduate ka or high school graduate or bachelor. Yung caregiver kasi is more of ano yan eh, nasa puso natin yan eh. Dapat yung ginagawa mo nasa ano yan, nasa puso, hindi dahil sa natutunan mo lang sa ano, sa school. So, yung caring sa matanda, nasa ano natin yan, nasa puso. So, ano pa ba? Ano po ba ang isasagot pag-exam, sir? Sana po masagot mo ang tanong ko para hindi po ako kabahan at tumakas po ang loob ko at pagpatuloy ko na. So, yung exam, may exam po talaga pero dyan lang yan sa school, sa institution na pag-aaralan mo. Kasi lahat ng skills na matututunan mo at yung mga BLS na ibibigay ng institution, lahat yun may exam. Halimbawa, sa amin kasi, ako kasi pasok ako sa ano eh, sa old curriculum. So meron akong child care, may elderly, tsaka person with disability. So sa child care, yung mga infant feeding, milk preparation, tapos pagpapaligo sa baby, ayan. Lahat naman yan may exam. Tapos pag CPR sa adult, sa infant, may exam din yan. Tapos sa elderly naman, dapat marunong ka magpaligo kahit nasa kama siya. Tapos, from transferring procedure din, from bed to wheelchair, wheelchair to bed. Tapos, yung mga paggamit ng mga crutches, tapos ng cane, dapat alam mo yan. Kasi yun yung mga lumalabas sa, ano, sa Tesda pag nag-assessment. So, sa Tesda, wala namang ano doon eh. Walang interview, walang exam. So, ano lang siya? Pure assessment ng skills about caregiver. So, ano pa ba? Interesado po talaga ako matuto mag-caregiver. Sana po masagot mo. Salamat po, sir. So, ipagpatuloy mo lang po yan, Miss Mayan.
yung pagki-caregiver kasi lintik ang sweldo dyan. Per hour ang sweldo natin dyan. Dito nga eh, may nag-offer sa akin eh, ano eh, 1,200 ang per day. Basta ano, 12 hours. So pag sa abroad naman, ganun din. Per hour ang ano dyan, ang kitaan. Kaya paldo-paldo ang ano dyan, ang sweldo. Tapos, yung mga natutunan mo namang skills sa ano, sa school, hindi mo naman ma-apply lahat yan eh, pagdating na dun sa ibang institution eh. Kasi dyan sa skills na tinuro sa school, baka ano lang dyan eh, mano-mano. Pag inaangat mo yung kama, kailangan mo pag ikut-ikutin, no? Para lang ma-high fowler position mo yung bed. Eh baka dun sa ibang institution na company, dipindot lang, tapos automatic na. Tapos di mo na rin kailangan ano, magbuhat, may isasabit ka lang dyan, tapos automatic na yun, maglilip na siya. So, ganun lang. So, dapat lahat ng skills matutunan mo paglabas mo ng school, especially yung mga pagkuha ng vital signs, napaka-importante yan. Kaya kailangan ako, bumili na ako ng sarili kong pang CBG, tapos itong pulse oximeter, mga pang personal use ko lang, pero nung nag-OJT ako, sobrang gamit na gamit ko sila, lalo na yung ano din, yung digital thermometer, yung binabaril lang, so infrared, so okay yun, magagamit mo talaga ng gusto yun. So yun lang, Miss Mian, sana nasagot ko ng maayos at matino yung tanong mo. So God bless, and pagpatuloy mo na yung career na pagki-caregiver. Salamat po ng marami.